Magandang hapon po. Panibagong insidente ng pang-aabuso ngayong may lockdown, bistado ang paggagahasa ng isang lalaki sa kanyang minor de edad na anak. Inireklamo siya matapos maaresto sa Laguna dahil sa droga. Nakatutok sa Jan Consulta, exclusive. Biglang kumaripas ang takbo ang lalaking ito nang magpakilalang pulis ang katransaksyon niya ng bentahan ng illegal na droga. Habulin niyo! Matapos ang habulan, sa sagingan, inabutan din at naposasan ang 41 anyos na suspek. Pinagod mo kami? Bago ang habulan ay kuwang-kuwa pa sa kamera ang aktual na pag-abot ng suspek ng illegal na droga sa undercover agent ng Kalawan Laguna Police. Dati nang nahuli sa Oplan Tokhang ang suspek pero muling bumalik sa pagbenta ng droga. Bukod sa sila ay beneficiary pa ng court fees, ginagamit pa nila ito sa hindi maayos na paraan. Ang pundong binibigyan ng gobyerno na dapat gamitin sa mga pangailangan, mga pagkain, basic necessities, inapupunta pa po sa mga bisyong walang katuturan. Nang maaresto ang suspect, nagtungo sa presinto ang 14 anyos na anak ng suspect. Nagsumbong ito na ilang beses daw siyang pinagsamantalahan ng kanyang ama sa loob ng kanilang bahay sa gitna ng COVID-19 lockdown. Hindi na ito itinanggi ng suspect. Hindi po ako ng patawad sa anak ko. Patawad po sa anak ko. Sa pamilya ko po, hindi po ako sa kanila ng tawad. Ito nga po, pinagsisisi ako na po ang nangawa kong kasalanan. Nakakalungkot ito isipin, trainee niyang anak ang kanyang nire-rape. Kinasuhan na ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at rape ang suspect at inaalam na kung saan nanggagaling ang kanyang ibinibentang droga. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ilang araw matapos alisin ng liquor ban, isang lasing na pulis ang namaril umano na isang gwardya. Sinubukan pang tumakas ng pulis sakay na ninakaw ng motorsiklo pero naaksidente siya. Nakatutok si My Bermudez Exclusive. Sa nahulikam na habulang ito, makikitang may hawak na baril ang pulis. Ang hindi nakuhanan ng CCTV ang pagbaril umano niya sa isang gwardya. Bago nito makikitang kinausap ng kinilalang si Police Corporal Joel pa lang daw ang gwardya bago binuksan ng isang truck. Pero maya-maya tumakbo ang gwardyang kinilalang si John McCloud Batislaon. Nangyari yan pasado alas 12 ng hating gabi kahapon sa paradahan ng mga truck sa barangay Daang Bakal, Mandaluyong City. Gusto niya magpahatid siguro. Nagkaroon ng siyempre natakot siguro yung gwardya dahil nakainom na tapos may dalang baril. Kaya biglang tumakbo. Ito naman na considering na nasa ilalim ng impluensya ng ala, nagawa niya sigurong barilin yung tao. Matapos ang pamamaril, tumakbo si palang daw sa isang gasolinahan kung saan nang agaw pa umano siya ng motorsiklo ng gasoline boy. Pero naaksidente siya sa Pasig. Doon na siya nahuli at nagkamalay na lang sa ospital. Patuloy rin ngayong inoobserbahan sa ospital ang gwardyang naparil umano ni Palangdaw. Si Corporal Palangdaw ngayon ay narelieve na natin sa assignment niya at under arrest po siya at under nasa jail custody natin. So harapin niya yung kaso na isinampa natin sa kanya. Ang huling naalala ko lang, ma'am, nag-inuman po kami hanggang noong gabi ngayon. Yun lang po yung maalala ko, ma'am. Wala pa kung hindi ko po alam yung nagawa kong ano. Sinampahan na ng reklamang frustrated homicide at carnapping si Palangdaw. Sana po mapatawad po nila ako. Hindi ko po ginusto yung nangyari. May Bermudez, nakatutok, 24 oras. Inabot na ng isa't kalahating buwan sa quarantine facility ang mayigit 100 OFW sa Pasay. Negatibo naman sila sa COVID-19 pero hindi pa rin sila makauwi. Ang dahilan niyan, tinutuka ni Rocky Tima. Parating pa lang kami sa quarantine facility para sa OFW sa Pasay City. Nasa labas na ang karamihan. Gustong maglabas ng sama ng loob sa kanilang kalagayan. 106 na puraw sila. Karamihan dumating noong April 4. Matapos ang isang buwang quarantine, isinailalim daw sila sa swab test noong May 7. Nitong nakaraang linggo, lumabas na negatibo ang karamihan. Pero hindi pa rin sila pinapauwi. Wala pa raw ang kanilang certificate. Ang ipinagtataka at ikinasasama daw ng loob nila, may paisa-isang nakaka-uwi sa kanila gayong sabay-sabay silang na-test. May nag-message sa akin dito sa courtyard, sir,
may certificate. Wala pa daw siya sa listahan sa negative pero nandiyan na yung certificate niya. So paano nangyari yun, sir? Gusto lang din naman namin makauwi na dahil sa homesick na talaga, sir. Napakadelikado na talaga ng sitwasyon namin. Nagpapasalamat naman daw sila sa libreng pagkain araw-araw at di aircon na kwarto. Pero nakakapraning raw ang kawalan ng katiyakan kung kailan sila makakauwi. Depression daw ngayon ang ikinakatakot ng karamihan. Nitong April 26, ang kasama ni Shirley mula sa Kuwait nagpakamatay dahil daw sa problema sa pera. Nagtatanong siya kung kailan ba tayo makakakuha ng 10K sa dole. Walang-wala po talaga kami. Si Shirley iba na rin daw ang nararamdaman sa pagdaan ng mga araw. Lalo na nang malamang negatibo naman siya, pero hindi makaalis. Parang natutulala na nga rin ako eh. Totoo po yun. Kasi ako ramdam ko rin mismo sa sarili ko na ganun na. Si Arfi na tubong Lanao del Norte, kasama niyang naka-quarantine ang dalawang maliliit na anak. Hirap na yung isa. Talagang yung nangangayap na talaga. Hindi kami magkapagluto dito kung anong gusto niya. May dumating na mga tiga-OWA, pero tumanggi silang magsalita dahil hindi raw sila otorisado. Ayon sa IATF at OWA. Nakikiusap ng konting pasensya sa ating mga OFWs. Ginagawa na po natin ang transportation arrangement. We are shouldering the transport. Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Disgrasya ang inabot ang isang frontliner na pang new normal ang ginagamit sa biyahe. Habang naka-e-bike, nabangga siya ng isang armored van. Nakatutok si Katrina Son. Duguan, sugatan at nakahandusay sa kalsada ang babae ito na nabunggo ng armored van. Ang kalahati ng kanyang katawan, pumailalim pa sa sasakyan. Pasado alas 10 ng umaga na mangyari ang insidente sa EDSA southbound papuntang Magallanes. Nakaladkad ang babae kaya napuno ng galos ang katawan. Ayon sa mga rescuer, halos mabali na rin ang kaliwang kamay ng biktimang si Shay Veran, 39 na taong gulang. Sakay siya noon ng e-bike at pauwi na sana galing sa night duty sa ospital na kanyang pinagtatrabahuan. Nag-signal daw siya na lilipat ng lane pero mabilis daw ang takbo ng armored van hanggang sa mabangga siya. Di pa raw agad tumigil ang sasakyan at nakaladkad pa siya. Agad naman siyang naisugod sa ospital. Ang driver ng armored car na si Elizaldo Garbo, dinala sa Makati Traffic Bureau para maimbestigahan. Even though armored van yan, at once na nakasaga sa atay, imbestigahan ka, hindi ito libre no, nasa, sa investigasyon yung mga armored van na yan. No? So sa lalong-lalo ngayon, Saturday, no, imbestigahan siya. Posibleng maharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injury. Paalala ng mga otoridad, kahit maluwang ang mga kalsada ngayon, kailangang doble ingat pa rin para maiwasan ang disgrasya. Marami tayong mga nagtatrabaho na ang gamit ay bike bilang alternatibo. No? Pag may nakita tayong mga nakabike sa kalsada, ay pag-ingatan natin. No? Titingnan natin ng maigi yung ating daraanan para hindi naman tayo makadisgrasya dito sa mga gumagamit ng mga bike na ito. Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Dahil sa kawalan ng sapat na kita, pinag-aaralan na ngayon ang posibleng pagbubukas ng mga restaurant para sa mga gustong mag-dine-in. Paano naman kaya ito ipatutupad sa gitna ng COVID-19 pandemic? Narito ang aking report. Kahit saan ka tumingin, tiyak may makikita kang kainan sa kahabaan ng Tomas Moroto, Quezon City. Pero dahil sa COVID-19 lockdown, kung hindi sarado, take out lang ang pwede. Ngayong mahigit 2 buwan na ang lockdown, pinag-iisipan na ng gobyerno na payagang magbukas muli ang dine-in operation ng mga restaurant. Marami raw kasi sa mga ito ay nanganganib na tuluyan ang magsara dahil bagsak ang kita. Pero 50% lang ng seating capacity ang papayagan. Bukas ay may mga inspection tayo ng mga magsasample na magde-demo kung paano yung health protocol in a restaurant para ho ma-evaluate natin kung maganda na po ang proteksyon ng mga workers at mga customers sa isang restaurant na magda-dine-in. Sabi ng Department of Trade and Industry, 70% ng kita ng mga restaurant ay nakadepende sa dine-in operation. Yan po talaga yung buhay ng isang restaurant po. Sa dining po talaga. May mga pinag-iisipan ng plano kung paano masusunod ang social distancing sa mga restaurant. 50 ang capacity ng dining area ng restaurant na ito. Pero kapag pinayagan na sila ng gobyerno na muling mag-operate,
Ang hilera ng mga silya na ito, pwedeng bawasan. Ito, pwedeng iwanan. Ito, tanggalin. At ito, iiwanan para magkaroon ng social distancing ang mga customer. Madali lang naman daw kung dalawa ang magkasamang customer. Pwedeng magkahiwalay lang sila ng silya pero nasa isang mesa. Pero problema raw kapag mas marami rito ang customer. Sa isa pang kainan, mananatili raw nakakabit ang plastic cover sa counter para protektado ang mga staff. Maglalagay ng temperature scanner at sanitizing foot bath para sa lahat ng papasok sa loob. Pero hindi na raw papayagan ang salo-salo kahit dalawa lang ang magkasama. Importante ay calibrated po ang pagbukas at with all the necessary health precautions. So para ho makamit natin ng pareho ang maintaining health pati ho reviving the economy. Apektado na rin ng COVID-19 pandemic ang Rescue Center ng Animal Kingdom Foundation sa Tarlac. Halos wala na raw sila natatanggap na donasyon para sa mga inaalagang aso, kaya nanganganib sila magsara. Nakatutok si Leigh Alves. Ang mga asong nailigtas mula sa pagkatay at pang-aabuso dito sa Animal Kingdom Foundation nakakahanap ng bagong pamilya. Sa nakalipas na mahigit isang dekada, daang-daang aso na ang kinupkop sa Rescue Center. We were established in June 2002. Nag-rescue na kami noon ng mga aso from the dog meat trade. Pero ang tahanang kumakadinga sa mga asong pinagmamalupitan, nanganganib magsara. Ayon sa AKF, apektado ng pandemya ang negosyo ng marami nilang donors, kaya wala na halos pumapasok na donasyon sa foundation. Sa katunayan, ang mga dog food na dumating kahapon, inutang na lang. Dahil bitin ang supply, baka raw isang beses kada araw na lang nila mapakain ang 140 asong inaalagaan. Who's going to support us when they're also, itong mga tao or businesses that supports us are also insecure or affected. Mm. So, kung sila ay apektado at they are not able to provide support to groups, NGOs, and shelters like us, paano kami? Aabot ng 35,000 pesos ang kailangang buwan ng budget para sa pagkain pa lang ng mga aso. The rescuers needs to be rescued this time. If we are not able to get sufficient funds and support for our rescue operations, for our rescue center, baka kami naman po talaga ang kailangan ma-rescue. Mapipilitan kayo magsara. At mapipilitan po kami magsara. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras. 13,777 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Base sa datos ng Department of Health kanina 4 p.m., 180 bagong kaso ang nadagdag. 63% ng mga yan ay galing sa Metro Manila. Nadagdagan din ang mga gumaling ng 85 para sa kabuuang 3,177. 6 ang nadagdag sa mga nasawi kaya umakyat na sa 863 ang total deaths. Umakyat naman sa 2,522 ang bilang ng mga Pinoy abroad na tinamaan ng sakit. Kalahati sa kanila ang patuloy na ginagamot. May mga sinita na namang ilang batang maliligo sa nasa Zapote River sa Bacoor, Cavite. Bawal yan dahil nasa ilalim pa ng modified ECQ ang lungsod. Nakatutok si Katrina Soa. Kasabay ng malakas na ulan kahapon at brownout sa ilang bahagi ng Bacoor, ang paglabas ng mga kabataan ito sa barangay Aniban 2, Aniban 4, Zapote 3 at Zapote 4. Napuno ang isang bahagi ng Zapote River na mga kabataang nakatambay at mga nagsuswimming. Kanina, may sinita na naman ang mga otoridad na mga batang nagbabalak maligo sa ilog. Ang ganitong aktibidad, mahigpit pa rin ipinagbabawal, lalo pat na sa ilalim pa sila ng modified ECQ. Pinatawag ko yung ilan sa magulang na na-identify. Kinausap ko na po yun sila na kung hindi nila mapipigil ang mga anak nila, sa susunod po ay magkakaroon na talaga ng disciplinary action. Muling nagpaalala ang mga otoridad sa mga magulang at kabataan na bawal pa iyan. Bantayan niyo po ang inyong mga anak. Paalala po sa mga magulang, bawal po maligo rito sa tabing ilog po, sa tabi ng creek. Ang akala kasi nila dito is maluwag na tayo, hindi nila alam na MECQ pa rin tayo. Kapag di raw sumunod ang mga kabataan. Mapipilitan na kami, dalhin na talaga namin yan sa bahay pag-asa. Makipag-usap na ako sa CSWD
para naman maiwasan na rin itong problema nila ni Kapitan dito kasi nga pabalik-balik na lang po talaga ito. Pinulong na rin ang pulisya ang mga kapitan ng apat na barangay. Magkakaroon na kami ng magroronda dito, araw-araw. Magkakaroon din daw ng outpost dito. Ito nga raw ang Zapote River at dito tabi-tabi nga ang may apat na barangay dito nga sa Bacoor, Cavite. Kaya naman nahihirapan daw ang mga taga dito na sitahin ng mga kabataan na naliligo sa ilog. Kaya naman ngayon ay may 24 oras na raw na magbabantay dito sa lugar. Katrina Son, Nakatutok, 24 oras. Hindi po biro ang COVID-19 kaya ang Valenzuela City may ordinansa para parusahan ang mga magjo-joke tungkol dito. Base sa ordinansa, hindi lang bawal mag-joke, bawal din magkalat ng maling impormasyon tungkol sa sakit. Kabilang po dyan ang pagpapanggap o pag-aakusa kanino man ng pagiging positibo. Ang mga lalabag, pagmumultahin ng 5,000 piso at ipagko-community service. No gym, no problem. Tuloy ang pagiging fitspiration ng ilang Kapuso stars na nag-aala fitness instructor online. Yan ang chika ni Katatibayan. Kung sa TV walang inuurungang role, sina Chris Bernal, Lovely Abella at Valine Montenegro. Ngayon lockdown, sa pagiging online fitness instructor naman sila sumabak. Up to 4 times a week nagpo-post ng actual workout sa Instagram si Valine na madalas ay core and body weight exercises. So I wanted to fix myself, fix my body, fix my mindset. Tapos I also thought na ayoko maging useless. So kahit hindi ako frontliner, gusto kong may maitulong ako para sa mga tao na nasa bahay lang. Sa Facebook naman madalas mag-post si Lovely ng live workout, pati meal prep at high protein diet. Ang ilan niyang followers, tinatag siya sa kanilang progress o weight loss. Super saya ko kasi talaga sinusunod nila yung way kung paano yung diet ko. Kasi ang sinasabi ko sa kanila is ito yung experience ko, ito yung according sa research ko, ito yung according sa mga napapanood ko. So ina-apply ko lang sa kanila. No equipment, no problem naman para kay Chris dahil pwedeng substitute sa mga weights ay mga gamit na may kita sa bahay. Gaya ng bag na may laman, libro o water bottle. Ang mahal din bumili ng equipment. Mas i-advise ko na lang na i-save nyo na lang yung pera nyo for other essentials and then meron naman tayong magagamit sa bahay. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Bukod po sa SAP, meron ding hiwalay na tulong pinansyal sa ilang piling taga Quezon City. Kung sino-sino ang mabibigyan at kung paano ito makukuha, alamin sa pagtutok ni Von Aquino. Nakatanggap man o hindi ng social amelioration subsidy, makakatanggap pa rin ng 2,000 piso ang mga taga Quezon City sa ilalim ng Kalingang Quezon City program ng LGU, kabilang sa mga mabibiyayaan ng mga vendor, driver ng PUV, AUV, taxi at TNVS, pedicab at tricycle drivers, pati na solo parents, persons with disability o kanila mga magulang, lactating mothers at senior citizens. May schedule ang pamimigay na makikita sa social media page ng lokal na pamahalaan. Ang mga nakaschedule na bibigyan ngayong araw, mga vendors. Kailangan lang magdala ng valid ID at photocopy nito na may pirma. Masaraming salamat kaya nakakatanggap ako ng ano, para makapamilya ko ng unti-unti ng pagkain po para sa anak ko din. Pero hindi nabiyayaan ng senior citizen na si Muhammad Buisa na matagal pa namang pumila. Wala raw kasi siya sa master list. Tao mo ay lang kami kaya wala man kami magawa kaya wala daw kami listahan dito. Hindi na. Sabi ng Quezon City Treasury, pwede pa siyang magpalista sa barangay. Possible na sila vendor na hindi naman sila naka-registered sa city kasi meron tayong MDAD, yung market department, na kung saan meron master list doon na isinasubmit sa amin. Kung mahaba ang pila sa loob, mahaba rin ang pila dito sa labas ng mga tatanggap ng 2,000 pisong ayuda mula sa local government ng Quezon City. Ang kabuang tatanggap daw dito sa Barangay Commonwealth, mahigit 2,000 vendors. Masaya po, kahit mahirap pumila.
Ngayon pa lang ako makakatanggap ng ayuda simula nung unang nag-lockdown. Sa Toro Hills Elementary School naman, walang pila kaninang umaga bagamat tatlong barangay ang naka-assign dito kabilang ang Barangay Bahay Toro, Katipunan at San Antonio. Patuloy naman ang community-based testing sa mga lugar na isinailalim sa special concern lockdown sa limang barangay. Sa tala ng Quezon City LGU mula April 13 hanggang May 21, 6,074 na ang mga na-swab test, pero 1,881 pa lang ang natanggap nilang resulta. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. From cooking to photography, maraming natutunan ngayong quarantine ang mga lead actor ng seryeng Primadonnas. Ang kanilang natutunan sa Aking Chika. Dahil sa mga ginseng malilikot ang utak at kailangang gumagalaw, sawa na raw sa panonood ng series at paglalaro ng video games ngayong quarantine ang mga bida ng Primadonnas. Ano-ano ba yung mga natutunan nyo during the lockdown? Nagkaroon ba kayo ng special project? Para at least, di ba, yung meron namang kabuluhan yung paghihintay natin sa bahay. Marami gustong gawin, gaya ng hindi ko nagagawa dati na pagluluto, ganyan po. Tapos, pagluluto ka ng work. Opo, sinusubukan ko rin po magluto. Nagpapaturo po ako kay mami. So naisip ko po, bakit hindi ko subukan? Baka meron din akong talent sa pagluluto. Baka... I've been taking photography workshop at singing workshop po with GMA. And yung mga things na yun, parang yun po yung parang bago sa akin. Na-enhance ko this quarantine is yung skill ko mag-play ng guitar. Miss na raw ng PD Boys na bumalik sa taping. Of course po, merong takot na nararamdaman. But at the same time po, nakakamiss na rin na mag-taping. Pero kailangan po talagang mag-stay at po para sa safety din po. Mapapanood sina Will, Vince at Julius mamayang alas 7 ng gabi sa panibagong episode ng Playlist Live. Mag-visit lang sa Facebook page ng GMA Network o YouTube channel ng GMA Playlist. Habang ang ibang eskwelahan po may online classes dahil sa COVID-19, sa Taguig, meron pong cyber graduation. Kita ang sunod-sunod na pagmarcha ng mga graduate kahit wala sa venue. Ayan po yung mga robot na ginamit sa Senator Renato Compañero Cayetano Memorial Science and Technology High School. Binihisan po ng school uniform, sa kanila yan ang toga. Ang live na video ng mga graduate naka-project sa tablet na nagsisilbing ulo ng robot. At mistula tuloy na nagmamarcha yung mga estudyante habang kinokontrol sa remote ang mga robot. Ayon kay Mayor Lino Cayetano, gagawin din nila ang cyber graduation sa mahigit 30 pang eskwelahan sa lungsod. Dagdag pang good vibes sa mga graduate ang cash incentive. Tig 1,000 pesos sa mga elementary graduate habang 1,500 pesos naman ang mga high school graduate. Ang mga nasa top 10 naman tatanggap ng 5,000 hanggang 15,000 pesos kada isa. Oh, at congratulations ha sa mga graduate. Ang cute nila. At mga kapuso, yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan Ivan Mayrina, ako po si Jun Venerasyon. Ako po si P.R. Arcangel, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, 70 taon ng walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.